Welcome back sa aking video, guys. Sa mga new viewers ko dyan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-on yung notification bell para updated kayo sa mga bagong NFT games at sa mga aking pag-giveaway. Speaking of giveaway, meron akong pag-giveaway ngayon, ongoing siya, mag-e-end after 4 days, 100 CYT at 2 yung winners. Ngayon, 50 users pa lang ang nakasali. Huwag na kayong magpahuli, guys. Ito yung link. I-copy nyo na tong link para makasali kayo sa aking giveaway. Disclaimer lang, guys. Mga sasabihin ko ngayon, pwede hindi mangyari in the future. Kaya invest at your own risk. Ang pag-uusapan natin ngayon, guys, ay Dragonary. May posibilidad ba na yayaman tayo dito sa game na ito? Sa mga baguhan dyan, yung hindi pa nakakaalam kung ano ang blockchain gaming, isang laro to na makaka-earn ka in-game ng cryptocurrency. Yung cryptocurrency, pwede mo yan ipalit sa dolyar or peso. Okay, guys? Punta na tayo dun sa white paper ng Dragonary at tatalakayin natin kung posible bang yumaman tayo kakalaro ng Dragonary. Okay, guys, nandito na tayo sa white paper nila. Ito lang ang tatalakayin natin, itong importanteng feature ng CYT. Ang pinakamagandang feature na kinuha nila is itong halving. Okay? At ang burning mechanism ng CYT. Ang halving mechanism yan ni Bitcoin, which is inadapt ni CYT. At yung burning mechanism yan ni Ethereum, inadapt din ni CYT. So pag pinag-combine mo yon, na magiging maganda ang patutunguhan ng CYT token natin. Start na tayo, guys. Sa first 90 days ng game, ang distribution na, or na, ang naidadagdag na supply per day sa ating total supply na CYT is 1 million. Ang laki niyan na naidadagdag sa supply natin. So, ang price ng CYT medyo bumababa yan kasi mataas yung naidadagdag na supply. Hindi makahabol yung demand. At konti lang yung nabe-burn. Pero after ng 90 days, may halving, first halving, sabi nito, magiging 500 CYT, maximum to, ah, maximum, 500 CYT na lang per day ang may idadagdag sa supply. Maximum, ah, pwedeng mas maliit pa to. So, liliit na siya. Ngayon, open na ang ating marketplace. This coming Friday, check ako na mataas yung i-burn na CYT kasi sa marketplace natin may tax din yan. So expected this coming Friday na madaming CYT ang mababurn. At itong 500 CYT per day na to, liliit pa yan after 3 months ulit. Magiging 250,000 CYT na lang. Paliit ng paliit, mas mahirap mamina, tataas yung presyo kasi yung demand tataas din. Tuloy-tuloy yung marketplace natin. Tuloy-tuloy tayong nag-fusion. Tuloy-tuloy tayong nag-breeding. Patuloy din yung pag-burn ng CYT. Pero, yung rate ng mining ng CYT ay pababa. Meaning, pag habang tumatagal, tataas yung price ng CYT. Mararamdaman natin siguro yan after ng 3 months or more. Assumption ko lang yan, guys, ah. Do your own research pa din. Ang magandang gawin ngayon, ang aking opinion lang, guys, ang ginagawa ko is bumibili ngayon ng CYT habang mura pa, habang mababa pa ang presyo. Kasi pag tumagal, bababa yung mining per day, mas mailap na yung CYT, tataas yung price niyan. Nasa sa inyo pa din yung decision, guys. Invest at your own risk at invest only what you can afford to lose. Kasi
pwedeng lahat ng sinabi ko ngayon hindi magkatotoo.